Hello, fellow teachers, parents, tutors, viewers, good evening. Narito na naman po ako sa Mrs. Arlinda Claveria para magturo sa inyo ng pagbasa. Noong nakaraang episode ay sinabi ko sa inyo na dapat ang mga bata bago magbasa ng aklat ay kailangan matuto muna silang magbasa sa mga flashcards. Lahat ng flashcards from lesson 1, lesson 2, lesson 3, and lesson 4, kailangan mabasa nila ang mga nakasulat doon sa flashcards. Ngayon, kapag kabisado na nila, ay pwede na silang pabasahin sa aklat, English, and Filipino, para hindi sila mahirapan. Sapagkat, bakit flashcards muna? Sapagkat ang flashcards ay magaganda ang larawan at saka malalaki ang mga sulat, sulat na mga titik. Kung sa aklat, maliliit lang. Lalo na kung buong klase ang tuturuan nyo, dapat flashcards muna. Kahit na sa one-on-one, kailangan gagamit ulit kayo ng flashcards. Hanggat hindi nila nakakabisado ang flashcards, kailangan wag muna silang pabasahin sa aklat. Magbabasa na sila sa aklat kapag kabisado na nila ang lahat ng nakasulat sa flashcards. Ngayong gabi ay ito na ang pinaka-last na flashcards na dapat ituro sa kanila. Ganitong example, halimbawa ito, kapag sila ay nakakabasa na ng mga mahabang salita, yan ang tamang oras na pwede na silang pabasahin ng aklat sa English and Filipino. Sa Filipino, walang problema sapagkat kapag sila ay nakakabasa ng Filipino, ay kahit na pabayaan mo lang sila, pwede na silang pakinggan. Pero sa English, kailangan magbigay kayo ng mga maiikli lang na mga sentences, yung mga aklat na may mga maiikling sentences. Iba ang English kasi ang English ay iba-ibang sounds, iba-ibang tunog. Katulad ng O, nagiging A, nagiging iba ang A, nagiging A, nagiging O. So, napakahirap ang English kaya kailangan constant training ang gagawin natin sa when it comes to English. Pero sa Filipino, napakadali. Dahil once na makabasa sila sa Filipino, wala nang problema. Kahit napakinggan mo na lang sila habang nagbabasa, pero ang English talagang guided sila ha, sa English. Okay. Dito na tayo sa ito na ang pinakahuling flashcards na pwede ninyong ituro sa mga bata bago magpabasa ng English and Filipino books. Ito ay medyo mahaba na. Kapag sila ay nakakabasa na dito sa mga ng mga salitang ito, tiyak na makakabasa na sila sa aklat, English and Filipino. Dito na. Ito na, mga bata, basahin ninyo ito. Ano ito? Nag-la-laro. Ay, dito. Nag-la-laro. Ayan, naglalaro. Ito na ang larawan ng naglalaro. Ayan. Naglalaro. Ang batang lalaki ay naglalaro ng bola. Ayan. Dito na tayo. Sumunod. Dito tayo sa taas. Nagpapako. Nagpapako. Ayan. Si Lulu, si tatay, ay nagpapako. Ayan o. Sunod, naglalaba, naglalaba. Right, ito na ang larawan, naglalaba. Yan o. Si nanay ay naglalaba ng damit, ng mga damit. Sunod, naglalagari. Naglalagari. Si tatay ay naglalagari. Sunod. Nagtuturo. Nagtuturo. Yan.
si ma'am ay nagtuturo. Ang guro ay nagtuturo. Naghuhugas. Naghuhugas. Yan. Ang batang babae ay naghuhugas ng pinggan. Nagtatanim. Nagtatanim. Si tatay ay nagtatanim. Nagtatanim. Nagtitinda. Nagtitinda. Si nanay ay nagtitinda ng mangga. Nag-a-a-kay. Nag-a-a-kay. Inaakay ng batang lalaki ang kanyang lula sapagkat matanda na, mahina ng lumakad. Inaakay ng batang lalaki si lula. Nagsusulat. Nagsusulat. Yan. Si kuya ay nagsusulat. Si kuya ay nagsusulat. Ito. Naglalakad. Naglalakad. Ang batang babae ay naglalakad papuntang paaralan. Ayan, nagbigay ako ng 10 mga salita na medyo mahaba dahil marunong na sila ng A, ng O, pantig-I, pantig-O, at marunong na rin sila ng tunog. Kaya, kayang-kaya na nila magbasa sa aklat, maging English and Filipino. Naintindihan natin? So, huwag ka agad magpapabasa ng aklat kung hindi pa nila namamaster ang mga sinulat ninyo sa flashcards. So, nagbasa na rin sila ng English words sa flashcards. At ito naman, pinahuli ko ang Filipino sapagkat ito ay medyo mahahaba. So, marahil ay naiintindihan na natin ang ibig kong sabihin. So, ganito ang ginagawa ko kasi kung ako ay nagtuturo sa mga batang tinuturuan ko. At napaka-successful naman. Within, sinabi ko na sa inyo na kapag matalino, nakakabasa ka agad sila ng aklat sa loob ng 2 oras. Pero 30 minutes lang per session. At ang average naman ay makakabasa ng aklat after 5 hours. 30 minutes per session. Hindi naman dire-diretso. Ngayon, ang slow learner ay makakabasa siya ng aklat mula 15 hours to 30 hours. Pinaka-maximum na ang 30 hours. Kasi kung minsan hanggang 20 hours lang pwede na silang magbasa ng aklat, English and Filipino. Pero ang slow learners, kapag sila ay nakabasa na, magaling na silang basa, sila ay nagiging achievers. Kaya huwag natin pabayaan ang mga slow learners na manatiling non-readers. Okay? So, dito na rin nagtatapos ang aking video, paliwanag. Sana nakatulong ito sa inyo. Please subscribe, please share, please like, and then mag-comment kayo kung anong gusto ninyong itanong sa akin. At pindutin ang notification bell para ma-notify kayo ng susunod kong vlogs. Ngayon, kung gusto ninyong bumili ng mga flashcards, mga aklat, pwede kayong tumawag o mag-text sa 0906-4847-001. Repeat, 0906-4847-001. Bueno, hanggang dito na lamang. Thank you for watching. Please subscribe ha. Thank you for watching. Bye-bye. Good evening.